Nagsimula ang episode 5 ng The Uncanny Counter, nang sinubok ang tawagan ni Gamotak ang numero ni Sobwan. Laking gulat ng mga ito nang makita nila si Songun mula sa labas na sinagot ang tawag habang inosenteng nakatingin sa kanila. Pumasok si Moon sa loob at tinanong ang numero ni Motak ngunit pinabulaanan niya na ito ay ang kanyang lumang numero. Lahat ay lubos na nalungkot sa nangyari at pinilit na gawing normal ang sitwasyon nang hindi maapektuhan si Songun. Sa pagkakataon na ito ay pinag-iisipan nila kung paano sasabihin ang lahat kay Moon. Samantala, ang espiritong si Changshin ay nagpakita muli sa isang coffee shop kung saan ay nakita niya ang isang babaeng nagnangalang Hyanghi na tila nararamdaman ang espirito sa loob niya. Nang makauwi ang babaeng ito, hindi siya komportable nang lumapit sa kanya ang kanyang asawang si Jihai Yongyu at hinawakan siya sa baywang. Malinaw na walang pag-ibig ang babae sa lalaki at mas lumalala ang mga pangyayari nang nilagyan nito ng mani ang kanyang inumin. Nagsimula siyang makaramdam ng allergic reaction subalit wala nang laman ang bote ng kanyang gamot. Ilang sandali pa ay bumagsak si Hai Yongyu sa sahig at kinuha ng babae ang kanyang telepono at nag-transfer ng 1,200,000 won sa kanyang sariling bank account. Nang dumating ang pera, napahiyaw siya sa galak. Ang naging pagkilos niya na ito ay nagpakita ng espiritong nakakubli sa loob niya na nagsimulang makipag-usap sa babae sa pamamagitan ng salamin. Tila ito ay palaging nasa loob niya mula noong pinatay niya ang kanyang unang asawa. Ipinakita naman si Changshin na kinakausap nito ang kanyang kinalakihang ama at sinabi sa kanya na nagkamali siya dahil lumabas ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Chairman John. Sa kasamaang palad, ito ang nagtulak sa kanyang ama na saktan siya at ihagi sa sahig ngunit habang ang dugo ay umaagos sa kanyang mukha, ang espiritu sa loob niya ay nagpapahiwatig at gustong pumatay. Sa labas ng noodle restaurant ay nakakita si Moon ng isang teritoryo, at namangha siya dito. Nakita ni Hana na hinahawakan niya ito gamit ang kanyang mga kamay at nagulat ang dalaga. Nakita rin ni Motak at kinukwestiyon niya kung paano niya nahahawakan ang teritoryo. Tinapasok siya ng grupo at tinanong nila kung paano niya nagagawa na hawakan at laruin ang teritoryo, sapagkat hindi ito isang bagay na karaniwan nilang nagagawa. Naniniwala si Hana na kayang tawagin ni Songun ang mga teritoryo ng Yung. Sa basement ay hiniling nila sa kanya na gawin ito muli, ngunit wala siyang ideya kung paano ito gagawin. Tinusubukan ng grupo ang lahat ng kanilang makakaya upang mailabas ang panloob na kapangyarihan ni Moon, ngunit mukhang hindi ito gumagana. Sa halip ay kumain na lang sila ng ice cream sa labas at nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos ay naramdaman ni Sumo ng isang demonyo sa isang department store at kinumpirma ito ni Hana na ito ay isang level 3 spirit. Makikita sa episode 5 na si Songun ay may katulad na kakayahan na kapareho ng kay Hana na sobrang sensitibo sa mga evil spirits. Sa department store ay naghiwa-hiwalay ang grupo upang hanapin ang espirito. Nakasalubong ito ni Moon at sinubaybayan ang espirito at sumama ito sa elevator. Ito rin ang babaeng pumatay sa kanyang asawa. Nang sila na lang ang naiwan, kinausap ng babae si Songun at tinanong kung bakit niya siya sinusundan. Inatake niya ito at agad na nawala ng malay si Songun. Nang bumukas ang pinto ng elevator ay nilabanan ni Hana ang masamang espiritu. Ang dalawa ay nagpakita ng lakas sa pakikipaglaban, ngunit sa kalaunan ay nasaktan ng espiritu si Hana ng husto nang hampasin ito ng takong ng kanyang sapatos. Pagkatapos ay sinimulan siyang sakalin at nakita niya ang nakaraan ni Hana at kung paano namatay ang kanyang buong pamilya. Ang mga pangitain ay nagpahiwatig ng pagdadalamate at sakit sa mga mata ni Hana. Nagising si Moon at sinubukang pigilan ang babae at sa pangalawang pagkakataon ay natalo ulit siya nito. Pumasok si Gamotak sa elevator at binigyan ng solid na suntok ang babaeng espirito sa ulo at bumagsak ito sa sahig. Sa puntong ito ay nagpakita ang security guard at mga pulis at inaresto ang babae. Nagkomento si Motak kung gaano kahina ang iba bago sila tuluyang bumaba sa basement at umalis. Sa kasamaang palad ay hindi nila nagawang tawagin ang demonyo at ikulong ito kaya dahil doon ay hindi ito ang huling pagkakataon na makikita nila ito. Pumalik sa noodle restaurant ang grupo. Nag-aalala si Songun na hindi nila nagawang ipatawag ang masamang espirito, ngunit ipinaliwanag ni Gamotak na kung minsan ay nangyayari ito. Samantala, inilabas ni Hana ang kanyang mga pagkabigo sa punching bag sa basement. Hindi okay si Hana simula nang harapin niya ang espirito at makita ang mga pangitain ng kanyang pamilya na namatay. Habang nakita ni Songun ang nangyari, sinubukan niyang aliwin si Hana sa pamamagitan ng pag-iihon ng barbecue. Matapos ang isang maikling emosyonal na sandali sa pagitan ng dalawa ay naging maayos na ang pakiramdam ni Hana at nagkwento si Moon ng kanyang nakaraan tungkol kay Wong Min. Pagkatapos, ang dalawa ay nagsimulang mag-sparring sa basement habang ang kanilang pagkakaibigan ay patuloy na lumalalim.
Nang sumunod na araw ay nakipagkita si Motak kay Detective Kim at dinala sa kanya ang mga larawan mula sa kaso ng pagkawala ni Kim Yong-nim. Gusto niyang tumulong ito sa pag-iimbestiga at paghahanap kay Kim Yong-nim at ang posibilidad na siya ay buhay pa. Magkasama silang tumungo sa abandonadong gusali at nagsimulang maghanap ng mga ebidensya. Habang naruroon ay humingi ng paumanhin si Motak kay Kim dahil hindi niya maalala ang kanilang relasyon. Habang patuloy silang naghahanap, gumagamit si Motak ng UV scanner sa dingding at nakahanap ito ng mga bahid ng dugo. Hinala ni Jong-yeon na malamang na sinaksak ng 7 beses ang biktima. Habang nagsisimula silang kumuha ng sample, tinitingnan ni Motak si Jong-yeon na may higit na pagmamahal sa pagkakataong ito. Si Hana ay bumisita sa kanyang lumang tahanan sa gabing iyon, at si Sungun ay sumusunod sa kanyang likuran nang hindi niya alam. Pagpasok niya sa bahay ay naalala niya kung ano ang hitsura ng mga bagay-bagay noon, kasama ang mga larawan at masasayang sandali kasama ang kanyang pamilya. Ilang sandali pa ay pumasok si Moon sa bahay nang mapansin ni Hana ang dalawang bata na nagtatago doon mula sa kanilang ama, at dahil dito ay nalaman ni Hana na sinundan siya ni Moon. Habang nagbabasa sa isang klase, nalaman ni Mr. Shin na patay na si Chairman John. Tinanong ng mga kasama nito si Sampil kung bakit niya pinatay ang kanilang pangalawang amo. Hindi interesado si Mr. Shin na kausapin siya at galit na galit si Sampil na nagkamali si Chong Sim. Bumisita ang hepe ng polisya na si Chief Choi at gusto niyang makausap si Sampil. Samantala, gustong matiyak ni Mr. Shin na maayos na gagawin ng grupo ni Chief Choi ang lahat. Sinimulang tipunin ni Chief Choi ang kanyang mga tauhan at pagtakpan ng kaso sa pagkamatay ni Chairman John para hindi siya sisihin ng kanyang mga kasama. Pagdating ng mga investigator sa pinangyarihan, isinara ni Kim ang pinto bago pa mapakialaman ang crime scene at para malaman niya ang katotohanan sa mga pangyayari. Habang malapit nang matapos ang episode, sumunod si Motak kinahana at Sungun sa lumang bahay upang tingnan ang sitwasyon ng mga batang babae roon. Biglang sinubukan ng isang grupo ng mga lalaki na hulihin ang mga bata, ngunit nilabanan sila ni Hana. Kaya tumulong na rin si Namon at Motak. Lumapit si Motak sa isang lalaking nakakilala sa kanya mula sa nakaraan. Si No Chang-yu ay nanginig sa takot at sinubukang tumakas. Akala niya ay patay na si Motak at makikita sa mga flashback na paulit-ulit na sinasaksak ni No Chang-yu si Motak. Dito din naisipan ni Motak na wakasan ang kanyang buhay sa pagtalon mula sa rooftop hanggang sa mahulog sa nakaparadang sasakyan.